Baliktad po yung mga pag-iisip nitong mga Duterte. Nandun sila sa pagsaklolo sa ma-impluensya mayaman na predator. Yung attacker, abuser, alleged human trafficker, nandun sila. Imbes na doon sila maawa sa mga biktima. Tapos, sisweldohan natin mga kababayan bilang mga public officials natin. Kaya dapat nga po siguro, ituloy na yung mga balibalita po na impeachment laban kay Inday. This is betrayal of public trust. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Binalatan mga kababayan ni Congressman Benny Abante ng Manila, si dating Pangulong Digong, masyado kanyang double standard, pinangaralan po. Pinaliguan ang pangaral. Ito yung totoong pastor. Itong si Congressman Benny Abante, mga kababayan. Isang magaling na preacher, pastor. Tama ang kanya pong turo sa Word of God. Siya yung pastor po ng Metropolitan Ecclesia, Baptist Church, dyan sa Manila. Sa kanya kayo makinig kasi yung turo niya tama. Yung turo niya tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Congressman siya ng Manila at magaling na legislador, champion ng human rights. Binalatan niya ngayon si Digong. Ito po si Congressman Abante. Siguro familiar sa inyo kasi lagi siyang na-interview sa media. Lalo na ngayon sa Chairman Committee on Human Rights sa House of Representatives. Kasama siya sa Quad Committee na nag-iimbestiga po sa War on Drugs ni Digong. Sabi po ni Congressman Abante dito, double standard ka niya. Abante slams Duterte's double standard on human rights over Kibuloy manhunt. Kasi nga po, wala mang karapatan si Digong to speak on human rights violation. Kasi yung panahon niya kasi po, tambak yung human rights violations, kaya wala siyang karapatan to speak of human rights. Sabi po ni Congressman Abante, it is ironic anya that Duterte would demand law enforcement authorities to respect his friend's human rights when he casually denied it to thousands of Filipinos during his brutal war on drugs. Tama. Pasalamat nga po si Digong. Kasi may gobyerno tayong matino. Kasi sabi ko nga, mga kababayan, kung panahon niya yan at kalaban niya si Pastor, shoot to kill na yan po. Pero never yung gagawin ng ating Pangulong Bongbong. Maipagrespeto yung ating gobyerno ngayon sa human rights. Noong panahon niya, wala po. Basta kill, kill, kill. Ngayon po, mga kababayan, dinadaan sa legal lahat. Finailan siya ng kaso itong si Kibuloy para masagot niya ng maayos. Dumaan sa trial, malaman kung talagang yung kanyang kinakaharap na kaso, guilty or not. Nung panahon ni Digong po, yung mga suspected drug addicts and pushers, hindi na nakaabot ng usgado, sentensyado kaagad. Yan ang punto dito ni Congressman Abante po. The rights of every Filipino should be respected, whether they be pastor or pauper o mahirap na tao, sabi po ng congressman, who is also a Bible pastor. Ito yung totoong pastor, hindi false teacher. Tama ang turo ng Bible, lalo pa sa teaching niya on salvation. Yun ang napakahalaga. Pero po siya, si Pacquiao, inappoint yung sarili niya. As appointed son of God daw siya. Kaya ayon, yung kaibigan niyang si Inday, nag-appoint man tuloy ng kanyang sarili as designated survivor. So, si Loro, mga kababayan, hindi man pala yung kwago yung kanyang kaibigan, kundi yung pugante. May pa po siya, may bouquet of flower.
Sabi dito sa ano, sa latest na balita, the PNP has revealed that their ground penetrating radar has discovered a large underground bunker within the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City, and that their advanced heartbeat detection equipment has picked up human heartbeats emanating from the bunker. The PNP is currently searching for the entrance to the underground bunker located within the Kingdom of Jesus Christ compound. May sikretong lagusan po, mga kababayan, si Pacquiao. Gusto nga ano, i-blast ng mga ng PNP, controlled blasting po, para sirain yung escalator yata yon o elevator. Kasi duda sila na doon sa likod ng escalator or elevator yata, may secret entrance doon. Ganon katindi, mga kababayan. Sasabi ni Congressman Abante, perhaps anya, if the former president had emphasized the importance of human rights during his administration, then we would not have to investigate the thousands of extrajudicial killings that occurred during his presidency's war on drugs. Basag na basag, mga kababayan, dyan. Backfire. Parang yung mga statements ng kanyang anak na si Inday, laging nagbabackfire. Wala kayong karapatan to demand human rights or accuse human rights violations yung ating mga kapulisan. Kasi yung mga kapulisan natin, wala pong ano, wala pong nilalabag na human rights sa pag-implement po nitong warrant of arrest. So sabi po ni Congressman, it is a tragic irony niya that the statement of the former president has come out while the Quad Committee probe is investigating the Duterte administration drug war that killed thousands of Filipinos, orphans of many children, and traumatized families. So sabi ni Abante, for what it's worth, it should be the real victims niya ng human rights violation that should be demanding of respect because they did not receive due process during the previous administration. Unlike Kiboloy, who is being given an opportunity to have his day in court. Tama! Legal process po ang pinapasunod ng administrasyong ito. So sabi nga natin, ang dapat na ang tamang gawin ni Digong, sabihan yung kanyang, tawagan na niya yung kanyang kaibigan, sumurrender ka na. Pastor, sumurrender ka na. Kasi nasa sacrifice, nadadamay, leader ka eh. Di ba? Nadadamay yung mga members mo. Nagkakagulo sa loob, harapin mo na yung mga asunto laban sa'yo. Kayang-kaya mo yan, mayaman ka eh. Tapos, ang tawag pa sa sarili mo, appointed son of God, may-ari ng buong mundo at universe, dadaan sa kanya yung kaluluwa ng mga tao. Inagawa ng kapangyarihan yung ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, kinuha niya. Siya na may karapatan sa kaluluwa ng mga tao. Anong tawag mo doon kundi Antikristo? Di ba? False teacher, mga kababayan. Kahit itanong pa ninyo sa magaling na pastor na si Pastor Abante, sasabihin mismo sa inyo, tama niya yung vlogger. Si Mr. Maravillas, nagkausap kami niya nung na-invite ako sa Congress. Pakilala ako sa kanya. Congressman, Pastor, sabi ko, si Dante Maravillas, saka si Mrs. Katulad mo rin ako, believer. Tuwang-tuwa siya. Pareha sabi ko yung ating salvation statement. By faith alone. And salvation is permanent. Hindi bawi-bawi. Tulad ng ibang mga turo ng ibang pastor. Bawi-bawi, nawawala yung kaligtasan. Eternal salvation nga eh. Nagkakita kang eternal salvation na bawi-bawi. Kaya mag-ingat po kayo, mga kababayan, sa pakikinig ng mga maling turo. Tingnan mo ngayon ang sinapit nito, mga kababayan, na grupo ni Pacquiao at ni Pacquiao mismo. Sabi po ni Pastor and Congressman Benny Abante,
Unlike the victims of the war on drugs, Anya, Kibuloy was afforded due process. Not one, but two courts issued warrant of arrest. The police went into his compound with the end view of arresting and detaining him. Even now, if he surrenders to authorities, Kibuloy will have his day in court. So, binibigyan siya ng pagkakataon na idepensa yung kanyang sarili. Sa husgado, walang siya to kill order sa kanya. Eh, nung panahon ni Digong, kill, kill, kill? Yung kampo po ni, ano, ni Pacquiao, kampo ni Digong, wala kayong karapatang magreklamo. Malala ang ginawa ninyo. Maayos ngayon ang ating gobyerno. Kaya sabi niya, unfortunately, Anya, and tragically, thousands of our kababayans who were slain during the war on drugs were not given the same opportunity, sabi po ni Congressman Abante. Duterte, in his statement release, criticized the latest attempt of the PNP in Davao to serve a warrant of arrest against Kibuloy tsaka yung kanyang mga co-accused. Sabi ni Digong, let us ask this administration how it can guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being blatantly violated, sabi po ni Digong. Hindi na nahiya. Sabi nga, look who's talking. Ang kapal. Di ba? Kaya ang sabi ng ating mga house leaders, kay Inday at saka sa dating Pangulong Digong, ang i-defend niya ninyo, yung mga biktima, hindi yung mga pugante. Yan o, house leaders to BP Sara, ex-President Duterte, defend trafficking victims, not fugitives. Mali mga kababayan na nga laman ng mali yung natutunan ng mga taong ito. Saan bang iskilanto nagsipagtapos? Ba't naturuan ito ng maling ano, maling turo yata sa batas? Diba? Sabi ni Congresswoman Janet Garin ng Iloilo, as a mother, a woman in a public servant, Anya, I cannot remain silent in the face of Vice President Sara Duterte's recent statement concerning the Kingdom of Jesus Christ and the ongoing legal actions against its leaders. Sabi niya, while Vice President Duterte expresses concern over the police implementation of lawful warrants, I find it troubling that her sympathies appear to lie more with a powerful figure wanted for serious crimes rather than with the vulnerable women and minors who have suffered at the hands of an accused predator. Ganun katalim yung naging statement, mga kababayan, ni Garin kay Inday. Garin further pointed out that trafficking, rape, and sexual abuse charges against Kibuloy and other leaders niya ng kingdom were not trivial matters to be dismissed or overshadowed by political spin. The real issue niya dito is justice for the victims, innocent individuals whose lives have been irrevocably harmed, sabi ni Garin. Eh, baliktad po yung mga pag-iisip nitong mga Duterte. Nandun sila sa pagsaklolo sa ma-influensya mayaman na predator. Yung attacker, abuser, alleged ano, human trafficker, nandun sila. Imbes na doon sila maawa sa mga biktima, tapos sisuwilduhan natin mga kababayan bilang mga public officials natin. Kaya dapat nga po siguro ituloy na yung mga balibalita po na impeachment laban kay Inday. This is betrayal of public trust. Diba? Imbis tumulong kayo na kumbinsihin yung akusado, you are shielding the accused. Nandun pa kayo sa pagdepensa sa akusado. Napakasama, mga kababayan, na ugali ng mga opisyal na to. Sabi ni Garin, instead of addressing the serious concern, Vice President Duterte's statement seemed to shift the narrative away from the need for justice and accountability. Sabi naman po ni Congressman Dong Gonzales at saka
Deputy Majority Leader June Asidre, yung PNP operation na niya, illegitimate action siya, and urged former President Duterte to respect the role of law and duties of the law enforcement officers. Ito ang yung si Pastor Kibuloy is a fugitive facing serious charges, and the PNP was simply fulfilling its duty to enforce the law. It is imperative that we allow our law enforcement agencies to operate without political interference. Asidre also warned against the broader implications of Duterte's statements, particularly his penchant for politicizing law enforcement. So sabi po niya, ang law enforcement niya must be impartial and free from political interference. By questioning the PNP's actions in this case, you are risking the politicization of our police force, which could lead to a breakdown in the rule of law. Tama pa po. Sino pa magrerespeto sa rule of law dito sa ating bansa and justice system pa ganyan? Butihan niya kung ganun ang mangyari, Mr. Marabillas, di pwede nang papasukin yung ICC. Kasi di ba ang isa sa qualification doon na pwedeng pumasok sila pag nagkaroon ng breakdown of the rule of law. At wala nang ano, wala nang hustisyang matino. Tama, no? Justified na yung pagpasok na ICC po. Yung ating mga police officers niya, we're enforcing a legitimate court order and they should be allowed to do their job without undue interference. Tinawag pa ni Digong na illegal daw yung warrant of arrest na sinisert. Galing sa usgado, tinawag mong illegal? Bakit? Supreme Court ka ba? Na i-overrule mo yung ano, yung inisyong warrant of arrest illegal ng RTC? So sinisira ni Digong at ng kanyang mga kasama ang tiwala ng ating mga mamamayan sa ating mga kapulisan at sa judicial system. Yung mga followers niya tuloy, naniwala din sa mali na paninindigan. So sila yung nanggugulo. Ginugulo nila talaga yung ating gobyerno. Tapos nananawagan na ng people power yung mga nausog. Wala man pong makumbinsi. Ang umalingasaw yung kilikili power nila. Paano may makumbinsi kayong mga santambak kayong mga sinungaling? Kaya sabi po ni Dong Gonzales, your recent remarks niya risk undermining the integrity of our justice system and could set a dangerous precedent where the role of law is overshadowed by political rhetoric. Si Davao Oriental Representative Chino Miguel Armario, for his part, expressed alarm and concern over the rescue of the two alleged victims of human trafficking during the police raid at the Kingdom compound, saying the religious group might be allegedly harboring criminals and keeping more victims. Nakita rin nyo, kaindik-indik. So there is a continuing crime committed, mga kababayan, within the compound. So tama lang po ang presence ng ating PNP doon sa compound ng Kingdom. So sabi dyan, we are alarmed at the fact then when a valid warrant of arrest for Apollo Kibuloy was enforced at the KOGC compound, they found alleged victims of human trafficking. This is a clear-cut sign that there is irrefutable basis for the accusations being brought forth against him, sabi po ni Congressman Almario. Almario said his sympathy goes out sa pamilya ng mga biktima ni Kibuloy and the victims themselves. Mahirap mawalay sa pamilya na hindi sigurado kung makakauwi pa ang iyong mahal sa buhay. Kaya dapat maparusahan ang responsable sa krimeng ito. Hindi lang dapat ulo ang hinahanap natin. Said Almario, a member of the Young Guns ng House of Representatives. So sabi niya, there are accomplices in this crime and it is the PNP's duty niya to uncover all involved. Baka may mga empleyado or kaya mga management officials or administrators na may alam
o kaya ay kasama sa paggawa ng krimeng ito, kailangang maiging tingnan ito ng PNP. On the other hand, si One Rider Party List Representatives Rods Gutierrez commended the Integrated Bar of the Philippines of Davao for issuing a bold and necessary call to Quiboloy and is co-accused to surrender peacefully and submit to the rule of law. Sabi naman ni Assistant Majority Leader Jill Bungalon, another lawyer, echo this sentiment stating that the rule of law is non-negotiable in a democracy anya. Ang rule of law is the foundation of our democracy. No one is above it. The IBP's statement anya is a clear reminder that justice must prevail regardless of who is involved, sabi po ni Bungalon. Ngayon, si Deputy Majority Leader and PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles, also a lawyer, stressed the importance of upholding the rule of law to maintain public trust and ensure justice. Nograles also commended the PNP in the Department of Social Welfare and Development, Region 11, for their swift action in rescuing the two alleged human trafficking victims. I also strongly condemn anya anyone who attempts to defend or downplay the severity of these crimes. Human trafficking is a grave violation of human rights, and those responsible anya, including any accomplices, must be held accountable. Ito po si Migs Nograles, mga kababayan. Paniwala niya, si Quiboloy po did not act alone. May mga kasabwatan niya yan. So itong si Migs, kung tumakbong Davao City Mayor, ito dapat siguro ang dapat na susunod na mayor dyan. Ikampanya natin sa mga taga-Davao para matapos na po yung mga pag-ari-ari ng mga nag-aaring uri. Tama? Maitama na po ang lahat ng mali na nangyayari dyan sa Davao. May mga nag-message nga sa aking taga-Davao. Sabi po nila, hindi man anya yung buong Davao, mga Davaoenos, nagra-rally, mga members man anya lang ni Quiboloy, kukunti man lang anya, sila man lang yung nanggugulo, kita ninyo. Ibig sabihin, hindi man nila nagugustuhan ang nangyayari dyan at hindi nila kinukonsinte. Eh lang, siyempre, yung mga politiko dyan, barkada ni Quiboloy kasi. Yan ang problema po. Yeah, dapat mawala po yung politics dyan. Walang politika dapat sa enforcement ng batas. No one is above the law. Eh, sabi ni Migs Nograles, Pastor Quiboloy anya did not act alone. We must ask, who are his accomplices? Those managing the property anya, those aware of its operation, and those who allowed such crimes against humanity to occur. Hey, malinaw po ang nagmamanage dyan kasi pinamanage kaya, no? Ang administrator ngayon po, si Digong. O diba? So pati si Digong dapat po imbestigahan kasi lumalabas, harboring fugitive from justice. Itong si Digong, mismo ang in-admit niya. Alam ko niya kung nasaan si, si Pastor. Kaya lang niya, secret. Pinaglalaroan ang batas po. The police and DSWD rescued a 21-year-old male from Samar and a female from Midsayap, Cotabato, from the Kingdom of Jesus Christ compound after the relatives sought their help from the PNP. This incident, anya, sabi ni Nograles, is alarming and underscores the need of a thorough investigation into the operations within the compound. I urge the authorities to leave no stone unturned in this investigation and to ensure that justice is served swiftly and fairly. She also urged the Interagency Council Against Trafficking, led by the Department of Justice, to intensify their effort in this case. The truth must come to light, anya. If there are any violations of the law, those involved must face the consequences. Sabi po ni Congresswoman Nograles. Saan tambak po na kaso yung kinakaharap ni Quiboloy? Pati ng kanyang mga kumpanya at mga kasama? Yan po, the cases versus appointed son of God, a list of Quiboloy's ongoing legal challenges. Sa U.S. Court po, ano yung mga kinakaharap niyang kaso doon? Conspiracy to engage in sex trafficking. Matindi po.
sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. Dito sa Pilipinas po, ang kaso niya na iniimbestigahan sa Senado, human trafficking, labor violations, and sex-related offenses. Sa House of Representatives, franchise violations of Sunshine Media Network International or SMNI. Sa National Telecommunications Commission, franchise violations of Suarasog Media Corporation. Sa MTRCB, ang offense niya, violation of MTRCB law and its implementing rules and regulations of for the utterance of cuss words. Yung mga pagmumura, mga kababayan, ang siging pagmumura doon, yung guest niyang si Digo. You see? Sa Department of Justice, ang mga offenses niya, sexual abuse of a minor, qualified human trafficking. So ito po ang isang kaibigan, mga kababayan, hindi man yung kwago ang kaibigan ng Loro, kundi isang pugante, natambak po yung kaso. Ayan po, ang isang kaibigan. Kung totoong kaibigan mo itong si Pacquiao, tulungan mo na lang, di ba? Pastor, lumabas ka na dyan kasi nadadama yung mga members mo. Nagkakagulo dito sa Davao. Palagi kitang dadalawin. Gusto mo araw-araw puntahan kita dyan? Di, kung gusto niya, tulad ng mga ibang mga high-profile personalities, ikulong siya sa kwan, sa hindi kasama kasi high risk siya. Hindi kasama yung kung sinong mga inmates tulad ng mga nakulong na senador tulad ni Dilima. Di pwede siyang mag-request ng ganon habang sinasagawa yung trial laban sa kanya. O di magbisita doon si Digong, gusto niya sumama na siya sa sa kulungan. Eh ganon man yung direksyon yata ni Digong. Iniimbestigahan mga kababayan ng Kongres at may kaso sa ICC. So ganun dapat mga kababayan. Sa mga naghanap ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark, ito India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasokasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.